maituturing din natin bilang frontliners ang mga ahente. Dahil sila ay nakikipagsapalaran din upang maihatid ang mga pangunahing pangangailangan sa merkado. Gigising ng maaga, papasok ng maaga dahil kailangan nilang makarating ng maaga sa kanilang destinasyon upang makabenta ng sapat dahil sila ay may kota rin sa araw-araw. Hindi biro ang trabaho ng ahente sa panahon na ito dahil nasa pandemic tayo. Nakikipagsalamuha sila sa mga iba't ibang tao o mga customer nila na pinupuntahan at mga tao na nakakasalubong nila na hindi nila alam kung carrier ba ito o hindi. Sa pagmumotor pa lang ay buwis buhay na ang mga ahente. Nakababad sa init ng araw, lalo na kung traffic ay lalong umiinit ang kanilang pakiramdam na pwede silang ma-heat stroke. Aktwal nating makikita sa bidyong ito kung ano ang trabaho ng isang ahente. Nandito na tayo sa lugar ng Marikaban, Pasay City. Pagdating sa area ng Marikaban, ang unang-unang gagawin ng ahente ay maghahanap siya ng tamang paradaan. Upang hindi maabala ang mga ibang sasakyan na daraan. Bago sumabak sa bentahan, sinisigurado nila na may panlaban sila sa pandemya tulad ng face mask, face shield, at alcohol. Gayon din ang mga ballpen, calculator, at call sheet na ito ay kanyang gagamitin sa kanyang pagbubuking. Ang susunod na gagawin ng ahente ay pupuntahan niya ang account na bebentahan niya. Kitang-kita naman natin sa lugar na ito, nasiksikan ng mga tao na maaaring mahawa ang isang ahente. Mahalagang mabati ng ahente ang customer dahil daw ito isang paraan o teknik upang mapagaan ang loob ng isang customer. Pupunta ang ahente sa bodega ng customer upang mag-inventaryo. Dahil sa inventaryo malalaman kung ano ang mga natirang stocks at kung ano ang dapat o-orderin ng isang customer. Pagkatapos mag-inventaryo at makuha ang order ng unang customer, ay pupunta naman siya sa pangalawang customer. Ang pangalawang customer na ito ay walang bodega. Kung walang bodega ang customer, ang kailangan gawin ng ahente ay silipin ang mga stocks simula taas, sa baba, sa kaliwa, sa kanan. Upang ma-check ang stock ng customer kung ano ang meron at kung ano ang wala. At masabi mo kaagad sa customer kung ano ang wala na siyang stocks. Ito daw ay kanyang ginagawa upang mapabilis ang kanyang trabaho at upang wala ding makalimutan ang customer sa kanyang mga o-orderin.
Ganito ang araw-araw na ginagawa ng isang ahente. Naglalakad sa tindi ng init ng araw at minsan ay nauulanan. Ang customer na kailangan nilang puntahan araw-araw ay 40 to 50 accounts. At sinisigurado ng ahente na dapat ay mapuntahan lahat ng customer. Pagkatapos maibook ang lahat ng mga customer, ay isa-isa naman niya itong re-resibuhan. Pagkatapos resibuhan lahat, ay isa-isa naman niya itong kakamada kasama ang pahinante at ang driver. Inihahanda niya ang stocks na ayon sa bawat resibo. Pag naihanda na ng ahente ang stocks sa isang resibo, ay idideliver naman ito ng pahinante na isa rin na maituturing na frontliner na kanyang ikakartilya at ihahatid sa bawat customer. Hindi alintana ng pahinanteng ito ang tindi ng sikat ng araw dahil ang nasa isip niya ay ma-deliver kaagad ito. Ayon sa aking pagsasaliksik ay maraming tinamaan ng COVID-19 ng mga ahente at pahinante. Dapat natin silang pasalamatan sa kanilang mga ginagawa. Dahil kung wala sila, wala tayong mabibili sa merkado. Natapos ang kanilang pagdi-deliver sa mga customer ng alas 2 ng hapon. Nagpahinga sila sandali at pagkatapos ay kumain. Paminsan-minsan, ang mga ahente ay hindi nakakakain sa tamang oras. Dahil sa kagustuhan nilang matapos ang kanilang serbisyo sa kanilang mga customer. Pagkatapos kumain, ay babalik na siya sa kanilang opisina o back to base kung ito ay kanilang tawagin. Ngunit, hindi pa rito nang tatapos ang trabaho ng isang ahente. Dahil gagawa pa sila ng analysis kung ano ang naging takbo ng kanilang pagbebenta sa araw na ito. Kung nakatarget ba sila sa araw na ito o hindi. Kung hindi sila nakatarget sa araw na ito, ay kailangan nilang idagdag ang kulang nila para sa bukas nilang ruta. Ito ang mga gagawin ng ahente pagdating nila sa kanilang opisina. Ang una ay ang remittances. Ang pangalawa ay ang finalization of daily analysis. Ang pangatlo ay preparing for tomorrow's coverage. At ang pang-apat ay preparing or writing down the BO or bad orders of the accounts. Ang loading ng mga stocks ay sa hapon din ito ginagawa. Ito ay pinagtutulungan ng ahente, pahinante at ng driver ng truck para mabilis itong maisampa sa truck. Ito ay paghahanda para sa bukas para may maibenta sila uli sa susunod nilang pupuntahan. At sa wakas, natapos na din ang trabaho ng isang ahente. At dito nagwawakas ang aking kwento na pinamagatang ang buhay-trabaho ng isang ahente sa panahon ng pandemya.